Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nangako ang bagong charge d'affaires sa Philippine Embassy sa Kuwait na si Jose Cabrera III na mas palalawigin pa ang interaksyon at kooperasyon ng embahada sa mga manggagawang Pinoy doon. Mula Kuwait, nagpapatrol Robert Bulkerian. Isang masayang gabi ng pagtitipon na puno ng sayawan at kantahan. Ang handog ng grupong Zamba Sulta sa Kuwait para sa bagong talagang charge d'affaires ng Philippine Embassy sa Kuwait na si Jose Cabrera III. May presentasyon din ng katutubong sayaw ang grupo. Ang Zamba Sulta ay samahan ng OFWs mula Zamboanga, Sulu at Tawi-Tawi. Mainit ang kanilang pagtanggap kay Cabrera, lalo't siya ay tubong Zamboanga rin. We are committing our full support for the success of his diplomatic mission. And we are so glad to have him here in Kuwait. And we are also happy and honored to have him graced our event tonight. Kasama rin sa welcome reception sina Labor Attaché Nasser Mustafa, Vice Consul Aaron Eric Luzada at iba pang taga-embahada at Polo Owa Kuwait. Zamba Sulta, they are very happy because this is the first time that a Zambongueño become a head of post. So it's an honor for all of us to have CDA Cabrera to be our CDA in Kuwait. Nangako naman ang bagong charge d'affaires na mas pag-iigtingin ang kooperasyon ng embahada at Filipino community. We are trying to find ways to improve yung services natin, yung facilities natin, so we can have we can extend better services in a better manner and in a more efficient manner to everyone. Nangako rin siyang pananatilihing bukas ang tanggapan at isusulong ang kapakanan ng lahat, lalo na ang mga nangangailangan ng tulong. Para sa TFC News, Robert Bulkirin, ABS-CBN News, Kuwait. Nalaglag ang Tagalog sa pangunahing pwesto nito dati bilang pinakamabilis na lumalagong wika sa Canada. Gayunpaman, bate po sa 2021 census, nasa top 5 pa rin ang Tagalog ng mga most spoken languages sa Canada. Nagpapatrol, Rowena Papasin. Noong 2011, lumabas sa Canadian Census na ang Tagalog ang fastest growing language sa Canada. Pero sa pinakahuling survey, nalagpasan na ng Mandarin ang iba pang mga wika at ito na ngayon ang nasa unang pwesto kasunod ang Cantonese, Punjabi, Arabic at Tagalog. Iginiit naman ni Philippine Consul General Maria Angelita Austria na hindi ipinapakita ng survey na ito ang totoong bilang ng mga Pilipino sa Canada. Because they surveyed for Tagalog, they did not survey for Philippine languages. So ang suspicion talaga namin is we did not, in terms of Philippine languages, we did not slip down. Except that further, they would have identified like Hiligaynon, Cebuano, maraming ibang languages spoken, hindi lang Tagalog. There are many other languages from the Philippines that may be spoken at home. And it may also well be that the language spoken at home by Filipinos is English. Naniniwala rin ang mga kababayan mula sa iba't ibang rehiyon na hindi na ipakita ng survey ang iba pang mga wikang binibigkas ng mga Pilipino. Since Filipino is our Tagalog is our national language, so kahit na halimbawa Cebuano like us, so we always speak Tagalog when we're outside. So but at home, so we are Cebuanos. Well, I guess that's the reason. That's the number of, that is when the Tagalog speaking people are declining. Yeah, most of the immigrants now are from Visayas and Ilocos region. Sa mga probinsya ng Manitoba at Saskatchewan, nananatili namang number one ang Tagalog sa mga lingwaheng ginagamit sa bahay. Ngunit ikinalungkot ng ilang mga magulang na Pinoy na hindi marunong magtagalog ang maraming batang Pilipino na dito ipinanganak at gusto sana nila na maituro din ang Tagalog sa mga paaralan. I wish the Filipino families will have those school for Tagalog language, like you know the Chinese people. Yeah. Even they are born here, they know how to speak their own language. Because some people here, when the children born here, they start talking to them in English and that they always forget to talk to them in Tagalog.
Ayon sa Filipino-Canadian lawmaker na si Mabel Elmore, ipinapakita ng resulta ng survey na kailangan talagang mas maging aktibo ang komunidad sa paghihikayat sa mga paaralan sa Vancouver na ituro ang Tagalog. But the issue of Tagalog and Filipino language is important. I know we're talking about the community's interested to encourage the Vancouver School Board to offer Tagalog in classes, so that's being undertaken. And I think it's an active process that the community has to be involved in. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver. Nagpakitang gila sa pagrampa sa runway ang ilang bata at teenager na Filipino-Canadian para sa pinakaunang kids and teens fashion show sa Edmonton. Nagpapatrol, Marjorie Carmona Newman. 60 kabataan mula sa iba't ibang lahi ang napiling sumali sa isang sold-out fashion show sa Edmonton. Plan lang po namin sana is 50 lang to test the water and see, kasi we're from Calgary so we don't know the market yet. But because of the overwhelming support of the community, we have 65 kids and teens that are walking down the fashion show. Suot ng mga batang modelo ang mga damit na dinisenyo ng mga local at international designers, at pawang kulay asul at puti ang kanilang mga nilikha. Ito ay bilang tango sa tema ng show na Bloom Under the Sea. Ayon sa Filipino-Canadian producers nito, gusto nilang mamulaklak ang mga kabataan sa pamamagitan ng pagmamahal at pagtanggap sa sarili at katatagan. Bloom Under the Sea is the place where we discover you. We will transform you, and one day you will represent yourself and you will represent the community. This fashion show has helped me express myself in like such a different way. And being here right now, it's amazing. It feels so good. And I've met new people and I've gained, you know, family, new friends. Dagdag din ng producer ng Spotlight Corona International na si Limuel Villela, ipinagmamalaki nila ang pagsasagawa ng mga ganitong show na nagpapatunay sa world-class na kakayahan ng mga Filipino-Canadians. Dahil Filipino-Canadian producers ito, naniniwala tayo na ang bawat Pilipino sa anong bahagi ng Canada, lalong-lalo na dito sa Edmonton, is may karapatan tayo na magpakitang gilas, magpakita ng ating talento. Dahil lagi natin pakakatandaan, dito man sa Edmonton o saan mang bahagi agad ng Canada, ay mga Pilipino ay may angking talino at kakayahan. Bahagi ng kita sa fashion show ay mapupunta sa mga non-profit na grupo kagaya ng Kids for Cancer Care Foundation of Alberta at Butil ng Pag-asa sa Pilipinas. Para sa TFC News, Marjorie Carmona Newman, Edmonton, Alberta, Canada. At iyan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Maraming salamat, kapamilya.